guys! Hello, 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 mga maning! First of all, happy, happy, happy new year! Okay, para saan nga ba itong video na to? Itong video na to, ginawa ko to. Actually, hindi naman talaga ako dapat magre-react dun sa issue. Kasi tulad ng like kong sinasabi dun sa mga 18s, co-18s ko, yung mga bashers, hindi sila dapat na pinapansin. Kasi the more na pinapansin mo sila, the more na gagawin nila yung lahat para mas lalo kang mainis, para mas lalo kang magalit. Guys, iwasan natin yung mga toxic people na kagaya nito. Please naman. Kasi sabi nga ni Pinuno, di ba? Don't engage. Ang sabi ni Josh, yung ipakita nating mga 18s how disciplined we are. So guys, iwas din pag may time. Kaya lang parang ang dami-dami kong nakikita sa Facebook na mga comments na galing sa 18s saying things na ang sama-sama nung sinabi nitong taong to dun sa vlogs niya. So I decided na panoorin siya at para hindi naman ganung kasama, kasakit sa loob ko o kung ano man yung mapapanood ko, samahan niyo naman ako. And tell me na rin po kung tama ba yung bigyan nyo na rin ako ng reactions. Give me your reactions, your comment, violent reactions sa magiging reaction ko dun sa mapapanood ko. Kasi hindi ko rin po alam. Maaring maging bias ako, pero sorry guys, pero kasi hindi ako may word pan, pero hindi rin po ako basher. I love my Mai. Sinubaybayan ko siya sa PBB pa lang. So, hindi ko ganun kagusto si Edward, pero masasabi ko naman I really like my Mai, her attitude, her basta. Pero this time ang problema kasi hindi naman yung may word mismo eh. Hindi yung love team na yung problema. Ang problema yung pandom nila na at saka yung ibang 18s na nagsasalpukan, nag-aaway dahil sa ginawang video nitong taong to. So I wanted to know kung ano bang meron, bakit ganun na lang kagalit yung 18s sa ginawa niya. Ano ba yung mga sinabi niya? Talaga bang nakaka-offend siya? Kasi ang dami kasi yung mga even yung mga 18s na matured mag-isip na nakikita ko lagi sa comments na nagsasabi na huwag pansinin yung mga bashers na layuan yung mga toxic people na kagaya nito. Pati sila, meron silang nasabi na nasaktan sila, na hindi maganda talaga yung sinabi ng tao na to. So, let's go guys. Let's check ano ba talaga yung sinabi niya. Ano ba talaga yung meron sa video na to. So, basta, yun. Yung issue na to, I wanted to know kung anong meron. So, let's go guys. Let's check it out. Go. Okay, go, let's get it. Dati mang Dahir, father of Dahir, mas usungkit nga ba ng tambalang Mayward? Who knows? Muling nagbabalik ang doctor. Ang pala si Chocolate. Sorry no. Hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another reaction video dito lang yan sa The Cardolic Show. But before we get started, sa mga hindi pa nakasubscribe at bago pa sa aking channel, i-click mo subscribe to be part of my Cardolic Squad. Like, share, i-favorite mo kang video na to para good vibes at happy, happy love! Yes guys, for today's video, ang gagawin na natin ng reaction video. May Mai Entrata at Edward Barber na babash dahil sa online voting sa BP Award.
wait lang po, wait lang. Let me clear something. Kung nababash man po si Edward at si Maymay, I think walang kinalaman yung AD lang, ewan ko lang, pero yung mga kilala ko parang wala naman eh. Kasi may problema sila sa fandom, pero wala silang problema sa mismong lab team. Kaya, ewan ko lang. Edward, maganda ba ng Autolikes para manalo ng isang award? Lab team of the year, fandom of the year, masusukin nga ba ng tambalang award? So guys, kung gusto niyo malaman yung magiging reaction ko at yung magiging usapan natin sa vlog na ito, just keep on watching. So guys, but before we get started, bago tayo mag-usap at gumawa ng reaction video, ito ay disclaimer para sa lahat ng mga fans ng mga fandom na kasasangkot sa issue nito. Ito ay pawang reaction mo lamang at pawang opinion mo lamang. Ang mga sabi ko dito, ito ay labas sa kinabibilaan ko ng B-Word fandom. At ito ay pawang reaction mo lamang at hindi ako mismo yung gumawa ng issue at mag-re-react lang tayo. So guys, wala na malamit ang sex. Sabi mo eh, mag-re-react lang din ako. So mag-re-react lang din ako sa reaction mo. Para sa panibagong reaction video at para sa panibagong issue na naman na ibinabago na naman sa Team Miward at kila Maymay Entrata at Edward Barber. Di o mano, nandagaya nga ba ang Team Miward? Sa mga komento na nagbabas sa social media, naglabas nga ng mga opinion at kuro-kuro ang mga ibang fan. Pinasabi nga nila na gumagamit nga daw ng Autolikes ang Team nila Maymay Entrata at Edward Barber para makahakot ng boto at para manalo sa BP Award. Comment ng isang netizens na sinasabi, "Haha Awards, true cheating, parang ang saklaw pakinggan." Sabi din ng isang netizens, "Let us vote na walang without cheating, co-abits." Correction po, it's 18. We don't need to win. It's okay to lose, at least we didn't win because of cheating. Let us vote without cheating. Okay. Co-abits for our beloved SP90. Wala naman pong binanggit na may award dyan, diba? Maraming mga fans at mga supporters nila may Entrata at Edward Barber na umalma. Wait lang ha, as you could see po dun sa mga pinakita mo po na na mga clips patawag doon, pictures, wala naman pong binanggit tungkol sa Mayward. Wala mo nakalagay na pangalan. Sorry. Sorry naman. Okay lang. Sorry naman. Sinasabi ko lang. Opinion ko lang din to. Opinion mo lang yan. Opinion ko lang din to. Pintang nila sa Team Mayward. Totoo nga bang gumagamit ng Autolikes ang Team Mayward para manalo sa award sa BP Choice? Totoo nga bang nag-cheat sila may Maymay Entrata at Edward Barber supporters para manalo at makahapot ng maraming award? Oh my God. Matalo na ang Team Mayward kaya napakapit sa Autolike para manalo. Ang mga kasagutan at mga katanungan ay ating pag-usapan sa vlog na ito. Ulit-ulit ka naman eh. It's reaction time at muli nga tayo nagbabalik para sa panibagong reaction video at para sa panibagong issue na ipinabato naman sa ating fandom. At ulit-ulit naman eh. Ano na nga. Bago matapos ang taon nito, ay ito ay pasabog naman sa lahat ng mga B-Word fans na nananahimik at talagang todo bumuboto para manalo at makahapot ng award sila may Maymay Entrata at Edward Barber. Lumabas nga itong issue na ito kanina lang, kasi kaninang umaga lang. As of today, it's December 31. Today is New Year's Eve. At medyo late na nga itong reaction ko dahil nag-post na ako sa Twitter. At syempre, para depensihan ang Team Mayward at sila may Maymay Entrata at Edward Barber. Ito guys,
is not para sa akin. Hindi sa pagtatanggol o ang pagkakampi ko sa tambalang Mayward. Ang asawa na, di ba kasi, bakit yung ibang fandom na bakit kailangan itawin ang Team Mayward at bakit kailangan itawin sila may maentrata? Minsan ka naman sila may maentrata at Edward Barber ay magkalap team. Ang fandom na kinakalaban ang mahalaba sa atin ay parang K-pop group, di ba? Inspired K-pop group. P-pop po, P-pop. Ang kulit! Galit ako, sorry. Hindi ako ganit. Ang kulit kasi, P-pop na! K-pop ka ng K-pop eh! Parang ang layo na nagawa para pag-awayan yung isang bagay na dapat, wala naman talaga dapat, di ba? Kasi kung nakita nyo man na dumarami yung likes at nakakahabol ang Team Mayward, bakit parang issue, di ba? At sabihin natin kung if ever man dumami ng auto-likes, ay ano naman ngayon, di ba? Oh my God! Anong ano naman ngayon? That's cheating! It's how social media works, di ba? Oh my God! Gumagawa ng paraan para sa idol nila. Hindi ko sinasabi na oh my goodness! Gumalit nga ng auto-likes ang Team Mayward. Kasi para sa akin, as an admin of Mayward, ng Mayward for Lifetime, nasa GC ako ng mga admin at talagang pinupush ng head admin namin, especially si Ma'am Yona na i-convince yung mga ka-group o yung mga member na nakapaminag sa grupo mo na goodness! Para makakuha ng award o para makahabot sila may maentrata at Edward Barber. Yung ibinibintan nila, yung ipinaparatang nila sa dalawang bata. Parang hindi naman totoo eh, kasi meron silang ipinapakita na puro Arabo daw yung mga nagla-live. Parang it's just like edited, low. Kaya kayong gumawa ng isang tao na, kunwari, ano diba? Ay, kuya, ini-investigate na naman yan eh. Kaya wala na akong masasabi dyan. Na yung ginagamit para ma-disqualify ng Team Mayward. Pati hindi na lang natin tanggapin na malaki ang Mayward fandom, di ba? Okay. At mas nauna kami, kung tutusin, yung sa SP90 na kumakalaban sa Mayward, kaya babago pa lang ninyo, di ba? Sana maging, parang, sana matutunan tayo ng respeto sa mga parang yun eh, parang sa pamilya yun eh. Kailangan mo i-respeto yung mas nakakatanda sa'yo. Parang ganun din sa showbiz. I-respeto mo rin o respeto nyo rin yung matagal na sa showbiz industry. Hindi tagal na nila. Matagal talaga ang Mayward sa showbiz industry. Pero taon na rin, di ba? Pero yung fandom nyo is kakasimula pa lang, di ba? Okay, sabihin natin na dik-dik ka, kuya. Pero ang Mayward, ilang concert na ba ang napatunayan, di ba? Ilang concert na ang nasold out nila? Kaya meron silang ipagmamayabang sa fandom nila. Eh, yung fandom nyo, kakaumpisa pa lang. Kaka-sold out pala ng pinakaunang concert nila. Hindi tayo sure or hindi kayo sure o huwag kayo magkampante na sa susunod na mga event is sold out pa rin yan. Kasi mag-debase yan sa magiging performance ng group nyo eh. Kung nag-enjoy ba yung mga netizens sa napanood nila. Kasi ang mga Mayward fans, kahit malalayo, yung napupuntahan ng Mayward ay talagang sinusundan niya ng mga fans yan, di ba? At marami na nakakakilala sa Mayward. Kahit hindi mo sabihin na sino si Mayward, hindi na nila kailangan i-research. Kasi ako sa my friends, tinatanong ko na, kailan mo pa sila may maintrata at Edward Barber? Sabi, oo, ay sa PBB. Ako guys, nung nalaman ko nga itong issue na ito, sino ba SB19? Sabi ko, parang medyo narinig ko lang nga, pero ang daming ads. Kainis. Hi, I need to talk, o hindi ako familiarized
na may existing group. Oh, yun so, sa mga ganong mukha. Ganda mo, tay. Ganda ka. Filipino group na ginaya yung K-pop. Hey, girl. Para sa akin, mukha. K-pop group. Diba dapat? P-pop nga, P-pop! Na inspired talaga dito sa Pilipinas, sa Hindi, sa ibang bansa. Oh, talaga? Siguro, seriously? Siguro yun yung pinaka-tema nila, hindi naman natin sila masisisi kung yun ang gusto nila. Pero yung ipinibintang nila sa Team Mayward ay medyo nakakaano na kasi hindi na to yung pinaka-tema. Tindindig ko sa pinagsasasabi ng lang to. Kasi ang mga Mayward fans at mga admin ng Mayward ay talagang nagsusumikap at talagang nagtutulungan para makahapot at makakuha na award sila may medal at Edward Barbara hindi kumakapit sa Portal Lives. So guys, dito na tapos ng ating reaction. Tapos na daw, ako naman magre-react. So yun, napanood ko na. Napanood nyo rin naman siguro. Sinamahan nyo din ako, diba? Sabi po ni Kuya, Athens daw tayo. First of all, it's 18s po. Secondly, wala po kaming problema sa Mayward. Personally, I like my Maya, I swear. What else? Ang problema kasi, yung fandom nila. Kasi, nung una kasi hindi naman yun pinapatulan ng mga 18s eh. Tapos patama sila ng patama. Tapos may mga post pa about sa yung mga nagdaang concerts na ang tahitahimik ng 18s kasi nga our Pinuno and Josh and Stel lagi nilang sinasabi sa amin na don't engage, pakita namin how disciplined we are. Lagi nilang sinasabi na yung mga bashers nila yung ginagamit nila na inspirasyon para lalong galingan pa. So siguro nga mas nauna yung love team ng Mayward kaysa sa SB19, pero it doesn't matter naman kasi hindi naman po yung wala naman pong problema ang SB19 sa Mayward. At I'm sure wala rin namang problema ang Mayward sa SB19. Ang may problema po yung mga fans na nag-aaway-aaway. Yan po yung may problema. Gets? And about po dun sa sinasabi ni Koyang nyo na dapat gumawa sila ng group na inspired sa Pilipinas, hindi sa Korean. Una-una po sa lahat, Korean po yung management na may hawak sa kanila. So, syempre, may player talaga sila ng Korean. Imposible mawalan sila ng player ng pagkakahawig sa Koreans, sa mga idol ng Korean. Kasi nga, yun yung method na ginamit nila. Secondly, meron po bang band sa Pilipinas na inspired sa Pilipinas? Kasi as far as I know, kahit po yung malalaking pangalan sa music industry, yung mga singer na malalaki, yung mga malalaking pangalan sa OPM, yung inspired po sila, hindi man sa Korean, sa Amerika. Gusto niyo ang patunay? Gary B. Gary B. Inspired siya by Michael Jackson. Rico J. Puno. Malaking ano yan ng industriya, di ba? Pero inspired siya by Elvis Presley. At marami pang iba. So don't say, huwag kang magsalita ng bagay na wala ka namang alam. Please lang. Pinaiinit mo talaga ulo ko eh. I mean, okay lang naman, magbigay ka ng opinion mo. Sige, opinion mo yan, kuya. Pero kasi naman, think before you speak, please. Nakakainis eh. Kasi,
Wala naman kasi talagang music hindi inspired sa kahit na kanino. Even Korean, Korean pop, it's inspired by Japanese pop. Just like what Sejun says. And there, merong iba din na ibang songs din na inspired ng Indians, inspired ng Thai, di ba? Kasi, yung music, ano yan eh, parang, naman tawag doon, sabi ni Namjoon, music is a national language that can bring us together. Di ba? So, please lang, don't say na dapat yung grupo na susuportahan ng Pilipinas is yung group na inspired ng Philippines. Kasi even in OPM, hindi rin naman sila originally inspired by the Philippine culture. And about dun sa auto likes na yan, masasabi ko lang po, ang sabi po ng BP Awards, ginagawa na nila ng paraan, chine-check na nila ng mabuti kung totoo ba yung tungkol dun sa issue. So, yeah, wala naman talagang problema dun eh. Ang sa amin, wala naman kaming problema kung manalo kayo. Ang sa amin lang, sana manalo yung totoong deserving. Hindi lang for our fandom, kundi sa ibang fandom rin na ginagawa yung lahat para manalo. Pero syempre, cheating is cheating, guys. Hindi porket sinabi na gawin mong lahat para manalo, meron ka ng what do you call this, hindi naman kakayahan ng tawag doon eh, parang meron ka ng permiso, yun, that's the word, na meron ka ng permiso to cheat. Parang exam lang din po yan. Gawin mong lahat para makapasa ka, pero don't you ever cheat. It's wrong, guys. Swear. Naloko ako sa sinabi niya na, so ano na, kung may auto-like, so ano naman daw? My God, kasi, I hate drugs. Skoporude. Pinasasakit mong ulo ko, kuya. Yung tataa. Makapag-depend lang? Seriously? Pero yung totoo, wala po talaga akong problema sa Mayward. And even yung makakakilala ko na 18s, they always say na wala naman silang problema sa love team. Ang problema po, yung fandom nila, lagi yung nagsimula kasi yung bickering ng fandom. Nagsimula yan nung sa ASAP. Nung nag guess ang SB19 doon, tapos parang medyo nabastusan yung mga 18s. Pero wala naman kaming ginawa, wala naman kami sinaming hindi maganda. Hindi namin sila binash or something like that. Siguro yung mga bata-bata pa na talagang yung medyo makikitid pa ang utak. Pero, my God kasi, kakaloko si kuya. Oh my God, what kind of mind is that? Diyos ko, mindsetting mo palang kuya, mali na eh. Pakitama? I mean, hello? Okay. May mga idols din naman po ako. And I tried defending them kapag may nambabash kanila. Pero not always naman. Minsan lang. Kasi I tried very, very hard na lumayo sa mga toxic na tao. Kasi, it's not good for the health, guys. Stop it. So, mga dear Mingming, mga Mingming, mga 18s, please lang. Ayan, yun na siya. Buhay niya yun. Sabi niya, comment niya daw yun eh. So, wala yung magagawa. Ito, comment ko lang din to, kaya wala din siyang magagawa, diba? So, yun lang. Sakit kasi sa dibdib eh. Sarap.
Pali na nga lang. Iinis talaga ako eh. Greetings. Behave. And Sol, I hope kahit medyo masama yung mga lumabas sa bunganga ko, magustuhan nyo tong video na to. And click like and subscribe to my channel.